Hello everyone, good morning po sa ating lahat. And today's video po ay magpapaliwanag po tayo dito regarding po dito sa ating Zoco Investment, kasi most of our members dito sa ating YouTube channel ay nagtatanong kung paano po dito mag-withdraw at paano po mag-deposit. Okay, ngayong araw ipag-usapan muna natin dito yung separate video natin na about sa withdrawal. So yung another video natin is doon po sa pag-deposit later. So dito sa withdrawal guys, is kailangan nyo lang po dito na tingnan yung inyong USD to Zoco. So magkikita nyo yan po dito kapag kung nag-click po kayo dito sa wallet nyo ng withdrawal. For example, dito sa account natin, meron po tayo ditong $236.77 kasali po yung commission balance natin. Then yung available balance po natin dito, itotal po yan, ang result niya is $236.77. Kapag kung i-click po natin itong withdraw, okay, so click natin yung Philippine Peso. So, ang natitira lamang po sa current balance natin is 0.11, no? So, paano natin yan kukunin dito yung ating withdrawal na lahat to, $236.77. So, ang gawin naman po natin dito guys, dito sa pinaka-middle na button, kung makikita nyo dito, yung ZBS, kailangan i-convert natin yung ZBS natin into USD. So, dito, pindot naman po kayo dito, kahit saan dyan po na sell, no? Itong dito sa part ng seller's order balance or dito sa sell to Zoco. So, dito is pipindutin po natin dito yung any ha, kahit saan po dyan ha, na sell. So, pindot lang ng sell. Then, dito, makikita nyo, may balance po tayo dito na 229.69. Kailangan, kapag kung mag-withdraw kayo, i-click nyo po dito yung sell all. Ayan, kung gusto nyo kunin yan lahat. For example, kung gusto mo naman kunin yung 100 lang, okay, click mo lang dito yung 100. So, ang matatanggap mo dito sa 100 is 95.92. So, ayan lang po yung always natin na intindihin guys, no, kapag kung dito po tayo sa parang cryptocurrency ng ating platform. So ganun guys yung pag-withdraw dito. Ulitin natin, kapag kung nagpunta may, kapag kung may balance po kayo dito na malaking balance, then pag-withdraw nyo is kunti na lang yung balance nyo, ibig sabihin nasa ZBS or nasa Zoco yung inyong tawag dito yung balance. So, kailangan, i-move nyo muna ito dito, punta kayo dito sa gitna, ibenta nyo muna or sell nyo muna, then, magpindot kayo dito ng amount. Or, kung gusto nyo i-sell all, i-sell all nyo yan, kung i-withdraw nyo lahat. For example, yan, then, i-click mo ang sell all. Or, for example, dito, maglalagay ako dito ng $2, no? Kasi yung minimum natin dito is 2. Kasi nasayangan na kasi ako dito guys kapag mag-transfer ako na hindi ko i-withdraw. So, example ko na dito is yung $1 kung gusto kong i-withdraw yung $1 ko. So, click natin yung sell. Ayan, so meron na tayo ditong withdrawal or pwede na natin dito i-withdraw yung $1 natin, no? So, click natin yung withdraw. Click natin dito. So, meron na tayo balance dito na withdraw now. So, click natin yung $1. That's it. So, ang makukuha po natin dito is 51 pesos. Then, dito guys, is kailangan mo din dito i-bind yung inyong, kapag kung sa Zoco na kayo, then first ninyo dito na withdrawal sa Zoco, so kailangan i-bind ninyo yung inyong password. So, saan makikita yan? Balik na naman tayo dito. Then, click na naman natin tong profile natin. Then, dito sa pinakababa, meron dito ang withdrawal password. Ayan. So, iset po ninyo dito yung withdrawal password ninyo guys. Isahin nyo na lang po kung ano yung password nyo dito sa account nyo na Zoco. So, ganun din po yung ilagay nyo dito sa withdrawal password mo. Okay? Para hindi kayo malito. O, for example dito is meron ako dito, no? Na withdrawal password. Okay? So, naset ko na yan. Ang gawin mo lang doon is, okay, balik ka sa withdrawal. Withdraw. Ayan, $1. Then, okay, situate na tama yung GCash account mo, yung real number, yung real name mo, at saka yung password ni inyong account. So, yan po yung kwan natin, no? After nyan, kung ma-input mo na dito yung withdrawal password mo, click mo na yung withdraw now. Okay? So, after
clicking the withdraw, kung for example is nag-confirm or nag-success na, punta ka dito sa withdrawal history mo. Kailangan screenshot mo yung withdrawal history mo dito. Okay, kailangan naka-screenshot yan, yung withdrawal history mo dito. Then, send mo sa CS kung sino yung consultant nyo. Sa Telegram. Okay, so meron naman din tayong Telegram. Doon nyo isend sa CS ninyo. Okay, so makikita yung CS ninyo kung bago pa lang kayo dito sa investment na nag-sign in kayo dito na hindi nyo pa alam kung sino yung upline ninyo. So dito yun siya makikita, no? Sa inyong sa inyong account. Hanapin natin. Okay, so dito yun siya sa personal profile. Makikita nyo dyan. Okay, kailangan nakabind dito yung Facebook nyo, ha? Dito na part, dapat nakabind yan dyan. Okay, then dito sa... sa ano yun? Okay, hanapin natin. Para hindi ko pa kasi master itong ating account. Okay, wait lang. Dito yan siya na part siguro. Okay, itong customer service po natin dito sa dashboard ng Get All. Makikita nyo dyan yung customer service natin. Just click customer service. Then makikita nyo na dito yung inyong upline. So ito yung upline natin. Or yung pinaka-consultant po natin dito, yung professional manager natin. I-contact nyo po ito, no? Click nyo po yan under yung Facebook niya, pwede din. Yung Telegram niya, pwede din. At saka yung WhatsApp niya, pwede din. So, dyan yun yung makikita. Doon yung isa-send yung inyong withdrawal history. Yan. For example, dito may pending pa yan. Screenshot nyo yan, then dito nyo isa-send sa ating customer service. Ayan. So, i-click nyo lang yung contact. Marire-redirect kayo dito sa kanilang Facebook. For example, dito sa messenger nila, kagaya nito. Yan, that's it. Then, click mo yung message niya. So, may mga conversation na kami dyan. Okay, so, dito. Okay, balik tayo. Ayan. So, dito na part, kung may mga katanungan pa kayo dito, mag-iwan naman po kayo dyan ng comment, guys, no? Kung may mga queries pa kayo regarding dito sa ating withdrawal. So, yun yung process ng withdrawal natin, guys, no? As a summary lang, ayan, double check ninyo kapag kung wala po kayong balance dito sa inyong withdrawal. Ayan. So, for example, dito meron. Okay, tanggalin natin ang lahat. For example, dito is meron dyan balance, no, na pwedeng withdraw. So, i-click natin yung buy. Ayan, i-buy natin yung $1 natin. Buy all yan. Click natin. Okay, balikan natin yon. For example, wala talaga, no? Wala ng laman kasi i-transfer natin to Zoho. So, ayan po yung process natin, guys, no? Ayan, walang laman yan. So, kung gusto nyo mag-withdraw, punta kayo dito sa middle button ng ating platform. Then, click ninyo yung cell. Eh, ni dyan na. Basta, maklik nyo yung cell na yan. Then, click natin dito yung sell all. So, yung balance ko kanina is 229 pa yung pwede kong ikwano, i-sell all. Pero, dahil nag-conduct tayo, so nabawasan ako dito ng $0.1 kasi may charge siya na 2% dito every transaction natin. So, i-click nyo yung sell all na yan. Makikita nyo yan dyan. Okay, for example, lagyan naman tayo ulit ng 1. Okay, hanggang maubos dito yung ating mabawasan tayo dito palagi. Then, click natin yung sell all. Ay, no. Transaction under effective by orders. So, hindi na pwede, no, na mag-sell pa tayo kasi once lang po tayo makasell per day. So, ayan yung kwan, guys. For example, yun na. Naklik mo na yung sell all na yan. So, balik ka dun sa withdrawals mo. Pwede ka na dito mag-withdraw. Makikita mo na yan. Kasi sa akin, di pa pwede kasi hindi tayo maka-sell all na once lang. So, dapat kapag nag-sell all ka, lahatin mo. Sell all mo lahat dito. Ayan, click mo nang sell all dyan sa withdrawal. So, I hope, guys, na nasundan nyo dito. Then, yung next video natin is meron na po tayo dito ng withdrawal. Andyan po sa YouTube natin. Tingnan nyo lang po yan, guys. Scroll nyo lang po dito yung about sa deposit pala natin. So, may deposit tayo. Sige, gagawa tayo ng another video dito for deposit dito, guys. So, ayan lang, guys. I hope na nasundan ninyo. Then, kung may mga queries kayo, PM nyo lang po ako dito sa Facebook natin. Andyan po nakalink sa
YouTube natin, yung Facebook po natin, guys. And of course, yung ating link po dito. Sa mga bagong mag-join, sa mga gustong mag-join, andyan po yung link natin. At ito po yung ating invitation code, guys. Kung makikita nyo dito. Ayan, Y3JX75. So, yan po yung ating invitation code. Then, don't worry, guys, kasi i-guide ko kayo dito always, guys. Kapag kung nasa team ko na kayo.